So, kumusta mga ka-noise? Welcome back sa ating YouTube channel. Nice. So, ngayong araw, another update naman tayo patungkol naman ito kay Garma at kay Duterte. So, I think, relasyon thing daw ito. Ano? So, tingnan natin kung ano nakapalabas sa video ito. So, mula itong video kay Marga Story TV. So, may ito pamagat na grabe Garma sinabi na lahat. Pati relasyon kay Pres Duterte. Dating Pres Duterte. So bago natin simulan Marga Story TV, supportahan nyo yan. Also, House of Representative, courtesy, credits to them. And syempre, before you leave, kung gusto nyo na may mga kasama kayo manood, huwag nyo na lang kalimutang supportahan YouTube channel natin, Pilipinoisy. So like, comment, share, subscribe. So mga kanoisy, hindi na natin patagalin pa. Simulan natin, baka agawin pa na China. Again, pamagat ng video ito, grabe Garma sinabi na lahat, pati relasyon kay dating Pres Duterte. Actually, sobrang trending ng topic na ito kasi alam naman natin kung gaano din ka ano ng ano sa babae si dating President Duterte. Ano? So, tingnan natin kung ano nakapulog sa video ito. Again, Marga Story TV, House of Representatives, Pilipinoisy. Like, comment, share, subscribe, start. City, but in the ranks of policemen, among your peers. Ulit lang, start zero tayo para astig. It is perceived not only in Davao City, but in the ranks of policemen, among your peers, that you are very close to President Duterte. Allah. That will say that when your husband encountered a scandal, and I quote, it says here, Garma stood by Villela and even asked then Davao City Mayor Rodrigo Duterte not to banish her husband from the Davao region. Is that correct? Kayo ang grabe, related din talaga, no? Or may mga something din talaga, man. Pangalan ng trusted ng ating Pangulong Duterte. Mag-check-in po kami. 10 years pa, yung supposedly before you retire, 10 years ka pa, but you opt to early retirement. Oh. Tapos, wala pang man-man, sabi mo nga, 15 days, bigla ka nag-PCS. Tapos, grabe yung sa PCS o din ano. Marami din talagang nagtatry na pumasok dyan. Nanong ka kanya, sabi mo, are you close to the president, former president? Ang sagot mo, because of those promotions, sabi mo, is maybe, not maybe. Now I will ask you. Are you special and close to the president, former president? Bakit maybe yung isasagot? Anong ibig sabihin ng maybe, man? Yes or no lang po? Wala na, natameme na. Walang personal. Yes or no lang po? Kasi lahat-lahat eh. Ayaw ko po, special ako. Oh. Why can't you answer? Simple lang tanong ko. Are you close to the former president? Because that's why you've been given a juicy position within fact. 1 month, wala pa nga, 15 days ka lang nagreta, na PCSO, chairman ka na kagad. Sige nga. Yes or no? Why can't you answer? Oh, Mr. Chairman, since the... Mr. Chair. Oh, why? What? I do not na naman. No, Mr. Chair. Oh, sige nga. Because you said, am I close or special to the president? Yeah, you're close to the president. Or special. Kasi, tanungin mo yung lahat mga classmates mo. Ako, mama, mga classmates mo, ikaw ang tumulong for the promotion during the time of President Duterte. Ooh. That's why... Grabe. Ang hirap namang itanggi niyan. I'm asking the DIDM to submit to this committee all the years of promotion of all your classmates. Now, ang question ko ngayon, diretso na. I hope you will answer truthfully. Are you close to the president? Mr. Chair, I'm not close. I was fired. Okay. Nag-floating pa nga po ako during his time. Mo, ano ma floating not, during your this time? Yes, Mr. Chair. 15 days lang na nag-retire ka, nag-PCSO chairman ka, for all those qualified. Sandali. For all those qualified applicants. So, kayo ba? Kahit siguro naman kung iisipin mo talagang mabuti. 15 days bago ka nag-retire, ano ibig sabihin nun? Tapos yung posisyon na yan, yung chairman ng PCSO, pinag-aagawan talaga yan. Di ba? Ano bang something na nangyari doon? Ano, nagkataon lang ba yun na some kind nag-resign ka? Tapos, opportunity agad yung pumasok sa'yo after 15 days or trinabaho yan? Di ba? Kayo nga, isipin nyo nga na mabuti, man. Okay. Ang dami po na qualified. Why you? Hala. Why you? Baka magaling. And though, the fact is, Mayor Rosmeña is keep on insisting, kaya nag-OIC ka lang kasi he never choose you in the list. Tama? O na, ang question ko ulit.
Last na lang to, ma'am. Are you close and special to the president? Hala, sagutin mo. For me, Mr. Chair, I don't feel close and special. Okay, now, Mr. you're lying. Chair, because... You're lying, ma'am. Can I explain, Mr. Chair? Of course, explain. You know, there was once in my career na siyang mayor, nag-floating po ako 6 months, I don't have any position. Ma'am, when was that? 6 months? Ano ba yung floating? Parang nag-iintay ka na tawagan. That was in 2011? No, that was way back, ma'am. But before you became president of this republic, you're very close to the president. Allah. Before your assignment in Cebu, you're very close to the president. Allah. Before you retire, you're very close to the former president. And now you're talking to this committee, you're telling us that you're not close to the president? Allah. That's only a simple question. Now you deny. You said no. Oh, Mr. Chairman, Can I, Mr. Chair? I think ito si Garma, man. Natatakot siya na magsinungaling ka. So yun nga, parang sineryoso niya yung under oath niya or sineryoso niya na kapag ka magsisinungaling siya, automatic, dadagdagan yung sentensya niya. Ngayon, hindi siya kagaya nung kay Alice Go na kahit wala na talaga, kahit sabihin pa natin na, uy, under oath ka. Wala, todo yung pag-deny. Ito siguro siya, parang may kunti pa siyang pag-iisip ba na paano ko ba ilulusot to? Diba? Kasi for sure natatakot din siya na baka sampalin siya ng mga ebidensya. Eh. O sige, parang napapansin niya na tinitest lang siya ba na kapag ka mag-deny ako dito, baka sampalin ako ng mga ebidensya nito. Ah. Diba? Parang siguro iniisip niya na baka tinitest lang siya. Kaya nagdadalawang isip din siya, men. Pinapaikslin, pabalik-balik lang tayo. Okay, given you were floated. Yeah. Kasi, 2011. Yes, Mr. Oh, but after that, lahat na position mo, Juicy. You can never stay. Palipat-lipat ka doon sa Davao and you will not be deployed as CIDG in Region 7. You cannot be deployed even the opposition of the mayor that time, Mayor Osmeña, if you're not close to the president. Machine gun din to si Sira. Hindi niya pinapasingit si Garma. You're telling me that it's the Chief PNP? Now, kung Chief PNP, bakit nung nag-retire ka? 15 days after, PCHO chairman ka. Allah. If you're not chosen, if you're not close, if you're not special to the president. Tama nga naman. Oo. Oh, ngayon na pagsasalitain ka, hindi ka na naman nakakapagsalita. Ano ba talaga Garma babe? Garma babe talaga. No? Oh, why you're not answering? Perhaps, Mr. Chair, I am special. Perhaps ka na naman. Anyway, Mr. Chairman, ito, ano lang to, Mr. Chairman, for the record, but I moved to cite in contempt because the resource person is evading to answer questions being asked by almost all members. Paulit-ulit lang yung perhaps mo. Maybe. Ngayon, perhaps na naman. Move to cite in contempt, Mr. Chairman. I think we have a pending motion, Mr. No, Chairman. I am just we just have to follow the rules first. Umiyak na. Ganyan talaga. Yan yung tinatawag na karma, min. Kapag ka gumagawa ka ng kalokohan, ganyan yung mangyayari sa'yo. Siyempre, sisingilin ka niya. Nakala mo ba habang buhay kang untouchable? Especially like that, huwag mong sabihin sa sarili mo na since nasa sa inyo yung presidente, yung administration, ay untouchable ka na forever kasi 6 years lang naman yung itatagal ng presidente. Kaya expect nyo na yung mga kalokohan nyo kung hindi yan makikita ngayong nasa administration pa kayo. Kapag matatanggal na yung administrasyon nyo, automatic, magsisilabasan yan kasi wala nang co-cover or wala nang immunity. Tapos yung iba, magugulat pa na, okay, so sinisiraan lang daw. Paano kayo sisiraan kung yung mga ebidensya nandyan naman nasa harap nyo? Diba? Sasabihin nyo naman ngayon, bakit hindi yan lumabas noon? Kasi nga, under kayo ng administration, of course, hindi yan lalabas talaga. Diba? Tapos ngayon, iiyak-iyak na. Perceived, not only in Davao City, but in the ranks of policemen, among your peers, that you are very close to President Duterte. Allah. Kayo ang pinapangalan ng trusted ng ating Pangulong Duterte. No. Alright, so, kinoconfirm mo, una, nakaklase mo si Jimmy Fortaleza. Yes, Your Honor. Pangalawa, kinoconfirm mo, nakaklase mo din yung iyong ex-husband na si Chief Inspector Roland Villela. Sure. Yes, Your Honor. At pangatlo, kinoconfirm mo na naging kaklase mo rin si former Mandaluyong Police Chief Hector Grijaldo. Tama ba? Yes, Your Honor. Alright. Ano yan? Parang nag-reunion kayo sa mga kalokohan? Or ano ba?
Ganyan ba yung goal nyo dati na, uy, tayo magkaklase tayo ngayon kapag maging trabahante na tayo, kita-kits, di ba? Kukunin ko kayo. Sabi mo kay Congresswoman Luistro na napunta ka sa Davao sapagkat yung asawa mo ay taga Mindanao. Tama ba? Yes, Your Honor. I mean, that was your chosen destination because your husband was from there. Yes, Your Honor. Alright. Naintindihan natin yon. Ngayon, pangalawa, kailan kayo ikakasal ni Roland Villela? Ano yun? Ikakasal or nagpakasal? Ulit nga. Kailan kayo ikakasal ni Roland Villela? Ikakasal ko lang. Kinasal. Kinasal. October 18, 1998, Your Honor. Alright. Nakamali lang pala siya ng tanong. Many news articles are going to say that you had encountered marital problems. Am I correct? Yes, Your Honor. All right. And there will be a news article that will say that when your husband encountered a scandal, Allah. And I quote, it says here, Garma stood by Villela and even asked then Davao City Mayor Rodrigo Duterte not to banish her husband from the Davao region. Is that correct? No, Your Honor. All right. So yun yung suspicion nila na parang humingi ng pabor. Okay. Mali pala itong news article ko. Okay, so anong nangyari? Suspicion lang. There are many, if not countless articles about your husband stating na tama naman na pinagtanggol mo siya at nanindigan ka. Siyempre bilang asawa, pinaglaban mo yung spouse mo. Tama. Anong nangyari noon? Hindi mo ba siya inilapit kahit kanino? No, Mr. Chair. Can I make a statement, Mr. Chair? Can you just answer our question, please? Nick, hindi mo ba siya... It's understandable that we stand by our spouses. Wala pong mali doon na yun po ang... Kung ang sagot niyo po ay, oo, wala naman pong mali doon. Naiintindihan ko po yun completely. Tama. Yung iba nga, kahit kalokohan na nga yun ng mga husband nila, sinusuportahan nga nila eh. Yung iba pa nga, kahit na minamaltrato na sila, ginugolpi na sila, di ba? Mahal pa rin nila yung mga husband nila. Asawa niyo po yun. So, nilapit niyo po ba ang problema ng asawa niyo sa kung kanino man, lalo't higit kay former Davao City Mayor Rodrigo Duterte? Yun lang. No, Your Honor. All right. So, hindi mo siya nilapit kahit kanino? No, Your Honor. Ah, okay. Thank you. Ngayon, it would say here sa iba namang news article na the final straw that broke your marriage was another incident, which I will not mention. And sinasabi dito, kaya ka mapupunta din sa Manila. Kasi, kumbaga, naiskandalo na ang pamilya nyo. Tama po ba yun? La. In 2004, oo. Mr. Chair, hindi pa po nag-start yung scandal doon. It's more of... what you call this? I have to have a space, Mr. Chair. Oo, space. Naintindihan natin yan. Sana all space. Ganun ba talaga yon? Okay, go on. Go on. And then? Nung nasa Manila na po ako na aside, I have to bring my special child, my only daughter. And since I am alone, I have to leave my daughter sa Cagayan with my mother who was, during that time, na-stroke, and my father who is nag-aalaga po ng special child na bunso namin kapatid. So I have to travel from Manila to Cagayan every 2 weeks just to check my daughter. So nakita ko po na mahirap po ang maging single mother. You have to commute every day from Bikutan to... Na-hold up pa nga ako eh. Dahil dyan, so naging single mother siya. Tapos kung mapapansin nyo, Min, English speaking siya, no? Parang social ba? Parang social lang naman. Parang lang naman. Sa pag-commute ko araw-araw, my service firearm was nakuha pa ng hold-upper. Service and it was really very, very difficult for me. So sabi ko, I've decided na yung anak ko nahihirapan din and my parents, I decided to go back sa Davao and face yung marital problem ko and that since nandun po yung conjugal house namin, mm-mm, I have to go back. Alright. So that's the very reason na kailangan ko bumalik. If I am alone during that time, I can make it in Manila. But since I have a daughter, because of your daughter, na may special need po,
at mas mababa po ang cost of living sa Davao, nandun po yung mga therapies. And I think, sabi ko, it would be best for my daughter if I will go back. Anyway, I can handle pa naman yung situation ng marriage ko. Yun po yung naging reason kung bakit bumalik po ako ng Davao. Wala na pong ibang rason, Mr. Chair. Grabe, may firearms ka, tapos takot ka sa ano? All right. Patungkol sa, I'm sorry to bring this up, ma'am. There's an article and it's and the title is very noteworthy. The title says, "A second chance Villela, overcoming a colorful past, starting out with a clean slate." Napakaraming kinukuwento dito sa mga pinagdaanan ng iyong dating asawa, ma'am. Ang tanong ko, sino ang mga tumulong sa asawa mo na kahit sa dinami-dami niyang pinagdaanan, napakaraming kontrobersiya, ay na-appoint pa rin po siya sa Iloilo na maging chief ng Iloilo Police Provincial Office? Di naman na nakakagulat yan. Ganyan naman talaga dito sa Pilipinas. Eh. Kapag ka may connection ka, kahit ano pa yung record mo, wala, pasok ka pati nga sa politics, di ba? Yung mga nagugulat lang tayo, yung mga tumatakbo, may mga dating kaso eh. Diba? Kahit na alam natin na guilty na sila or guilty ba? Or merong mga kinakaharap sila kapag tumatakbo sila, nanalo pa rin naman sila eh. Tapos yun nga sa ibang mga posisyon naman na parang yung mga politician or ano yung administration yung pipili ng ipipwesto yan, dyan, magugulat na lang tayo. May mga record din. Diba? So, dito natin mapagtatanto na talaga bang nakabase tayo sa skills or nakabase lang tayo sa backer system. Diba? Or sa pabango. So sad. Mr. Chair, I think he earned that. Kung makikita niyo yung kanyang service record, matalino po siya, marami pong training, very competent, nagtatrabaho po siya na maayos. So maraming ang ano, diba? Maraming ang controversy. Tapos sasabihin mo, he earned that. He earned that position, matalino. Mr. Chair. Alright, so you completely deny? Are you telling me you're completely denying that you went to and you sought the help of former Mayor Rodrigo Duterte to somehow help your husband? Hala. Hindi po totoo yan, Mr. Your Honor. So anong totoo? Wala kang ginawa para sa para matulungan yung asawa mo? Wala po, Your Honor. Ah. He earned it, Your Honor. He earned what? Whatever po yung position na nakuha niya, he earned it. Despite having... Comment down below sa mga naniniwala kung he earned it ba talaga or merong tumulong. In very scandalous cases. Tama. I don't... Kaya nga he earned it. He knows his way up. Mr. Chair. He knows his way up or yung sinabi mong matalino is sa sobrang katalinuhan niya pati yung mga kalokohan na itatawid niya. Na ba talaga? He surely would know his way out. So hindi mo siya, ma'am, talaga tinulungan. Because countless articles, merong Rappler, iba't iba pa nagsasabi dito na naging hingahan yun ang sama ng loob nung panahon na yon si Mayor Duterte. Hala. And thus earning his trust. No, Your Honor. All right. Ngayon, ma'am, mabalik po tayo. Nung ano ba yan? First assignment niyo po, nabanggit niyo po ang first assignment niyo ay bilang ano nga po ba ang first assignment niyo, ma'am, sa Davao? I was the team leader of the anti-vice my first assignment was I was the chief of the HRDD. Human Resource Doctrine Development under admin branch of Davao City Police Office. Oh. That was my first assignment po sa Davao City. So all your stints in Davao are within the city? The city of Davao? No, Your Honor. Okay. Saan-saan sa Davao ito? When I was with CIDG 11, I was assigned at Davao del Sur as the provincial officer, team leader of CIDG. Oh. And then Davao Norte as team leader of the provincial office of CIDG 11, Your Honor. Okay. All right. Iba klase din pala itong taong to, Min. All right. Di basta-basta. So, nung naging CIDG po kayo, sino po ang naging appointing officer nyo? Nag-iisip. I cannot recall anymore, Your Honor, who issued the order. The order came from Camp Crame, Your Honor. I was relieved from Region 11, reassigned to CIDG, Your Honor. Nung iba niyo pa pong
appointments. Sabi nyo, Davao del Norte, ano pa po? Davao del... Sur. Davao del Sur, Your Davao Honor. Del Sur. Sino naman ho yung mga appointing officers nyo doon? When I was assigned as team leader of CIDG Davao del Sur, it was signed by Colonel Mungaw. And when I was assigned as team leader of CIDG Davao Norte, it was signed by our regional chief during that time was General Corpus, Your Honor. All right, I'd like to move forward a little. And then there will be a time that in 2017, you will be assigned as a district, as the director ng CIDG ng Region 7. Am I correct? Ooh, big yes. Time talaga si Madam Min. Di talaga basta-basta to. Di ako naniniwala na ano lang to eh. May something talaga dito, Min. Your Honor. All right. And later on, you'd become the director ng Cebu City Police Office. Yes. Yung director pa ang mukong. Your Honor. And kanina nabanggit ni Congresswoman Luistro that somehow hindi naman natutuwa sa inyo si Mayor Tommy Osmeña, and he was very, very vocal with his, how do I say it, dislike sa presensya nyo doon. Tama ba? Yes, Your Honor. So, if you were not Mayor Osmeña's choice, you're even quoted as saying na umabot kayo sa punto na nung unang buwan nyo sa posisyon, gusto nyo na po mag-resign. Ang tanong ko, what made you stay as the chief of Cebu City Police? Yes, sir. I, Mr. Chair, I don't quit when a position was given to me, even in my most difficult time. I'm so, sorry, ma'am. Sorry, pakiulit. Yeah, Your Honor, hindi po ako nag-quit. Kung binigyan pa ako ng task na medyo na na-challenge po ako. The position was offered to me by General De Bolsinas. I have high regards and respect to him. Yes. So when the position was offered, sabi ko, okay sir, OIC lang po ako, never po ako tinanggap as director. So until I retired, officer in charge lang po ako, Mr. Chair, Your Honor. Alam mo ma'am, saludo ko sa inyo kasi kahit hindi maganda yung relasyon nyo kay Mayor Osmeña, nagstay kayo kasi napakahirap yon para sa ating mga kapulisan na hindi sila gusto nung kanilang local chief executive. Napakahirap po makipag-coordinate, magtrabaho nang hindi ka talaga gusto at nagpapa-interview pa yung mayor ng kanyang dislike sa inyo. Kaya napaka... So it means possible na may nagtalaga-talaga sa kanya dyan. Diba? Or baka may mga plano sila. Kasi kapag ganyan na, oh, no quitting dyan ha, basta chill ka lang dyan. Meron pa tayong mga plano. Baka merong mga ganyang scenario, ano? Do you think? Husay niyo po. Ang tanong ko, ma'am, nung panahon na po yun, na nasa Cebu ka, sino-sino po ang mga sumusuporta sa mga programa nyo noon sa Cebu? Total, the mayor wasn't cooperative with you. Yeah. Our regional director, who was General De Bolsinas. Si De Bolsinas? Si De Bolsinas yung naging SPD nung una, naging NCRPO? Yes, and there was... yes, Your Honor. Oo, tama. Yes, Your Honor. Naging PNP chief ba? Naging chief PNP rin, tama? Yes, Your Honor. And then, ma'am, ang tanong ko... There is another Rappler article about you. And the title, let's just base it on the title. The title says, Cebu City Police Chief Royina Garma, Mayor's Hated, Duterte's Trusted. May I ask you why? Mayor's Hated, Duterte's Trusted. So possible din siya na baka pinadala siya ng Duterte dyan. Or parang pang-asar lang talaga. Or I don't know. Would the article give such a bold title? Bakit po kaya kayo ang pinapangalan ng trusted ng ating Pangulong Duterte? I do not know, Your Honor. It's impossible that you don't know the answer to that question. Bihira po mabanggit na ang isang tao ay ganun-ganun na lang ang pagtitiwala at ganun na lang ang sinasabi sa mga news articles about you. Na the news articles specifically say na kung ano man ang galit sa inyo ng mayor ng Cebu City nung time na yon, gano'n na lang talaga ang tiwala sa inyo ng Pangulo. Kaya ka nag-stay doon. Hala. Bakit po kaya, ma'am? Baka baby girl to. Mr. Chair, I do not know why that writer wrote those articles, Mr. Chair. Ang dami palang mali na nag-Google ko, ano? Or... Dalawa lang yan eh. Either naglolo ko or nami-make news yung Rappler or merong source yung Rappler na may something nga ito si PRRD at itong babaeng to. Diba? Dalawa lang naman talaga yan eh. Right. Kayo, ano sa tingin nyo? Comment nga kayo sa baba amin. But my question would be, Cebu City is a very important place in the country. It's like
napakahalagang lugar, napakalaking lugar. Bakit po kaya kayo ang nilagay doon? Sa dinami-dami po ng kakilala ng Pangulo, sa kakilala ng lahat, bakit po kayo ang nilagay doon? Hala. Mr. Chair, hindi niyo pa rin po ba alam, ma'am? Hala. Mr. Chair, the position was offered to me by General Sinas, Mr. Chair. Bakit po kaya? That I do not know, Mr. Chair. Malabang ibang choice, ma'am? Diba usually... Of course, meron yung middleman. Alam nga naman, sabihin mo na si PRRD talaga. Diba? Ang pagkakaalam ko, binibigyan ng choice ang mayor. Siguro tatlo, listahan ng tatlo, listahan ng lima para nakakapili ang mayor. Hala. That I do not know the wisdom of General Sinas during that time, Mr. Chair. Siguro based sa performance nyo, Colonel Goyena, napakagaling nyo para kayo ang ilagay na director ng Cebu City. Ano ba yung performance na yun? Double meaning ba yun? Natatawa si Mami. So, correct me if I'm wrong, ayon kay Ma'am dito, kay Madam, na mayroon daw yung tatlong listahan, tatlong pangalan na yung mayor yung pipili. Kaya siguro sila nagdududa dito kasi bakit siya yung inassign dyan? Gayong alam naman natin na yung mayor mismo ng Cebu ay parang hindi din gusto itong babaeng to. Di ba? So may something talaga. Nako. Oo, kahit na ayaw sa inyo ng mayor, Allah, kayo pa rin at nagstay po kayo. Ngayon mag-fast forward po tayo nung napunta po kayo sa PCSO. Sinasabi niyo po na nag-apply po kayo sa PCSO, tama po ba? Yes, Your Honor. Bakit po kayo nag-apply sa PCSO? Marami pera. Mr. Chair, during that time, way back 2017 po, prior to that, my daughter was diagnosed with dyslexia, bipolar po siya. Okay. And nagkaroon po ng problema sa school. I was the regional chief of CIDG 2017, that was August. Nagka-problema po siya, I have to pull her out from school. Alright. Na-homeschool po siya, dinala ko po siya sa CIDG para maalagaan ko po siya. Kasi hindi ko siya pwedeng iwan sa father ko, he's old already. And my brother is a special child. It is too much for my father who's 75 years old. So I have to bring my daughter with me sa CIDG. And doon po kami natutulog and everything na po sa dilapidated building po ng CIDG. Yes, oo. So I realized that which is better, my career or my daughter. And then? So sabi ko, option ko yung daughter ko, sabi ko. So during that time, I nag-iisip na po ako to leave the service and maybe find a less demanding job. Kasi... Very demanding po. Less demanding job. Bakit ngayon mo pa lang ba yan na-realize? Kasi impossible naman, di ba? Or I don't know. Ang police work. Alright, ma'am. Naiintindihan po kita. I mean, everyone has, you know, naiintindihan natin yan na, you know, you had to take care of your family. But of all agencies, bakit po PCSO yung napili niyong applyan? Napakarami naman pong ibang pwede niyong applyan na trabaho. Bakit po PCSO and hindi po ba kayo tulad ng sinabi ng iba na nanghinayang dun sa tenure nyo? Actually, Mr. Chair, during that time, there are already news about the allegation of corruption sa PCSO. So nung babasa po ako ng article, sabi ko, tignan ko nga ang charter, inaral ko pa ang charter ng PCSO. So nakita ko, dalawa lang primary work ng PCSO, that is lottery and charity. Sabi ko, kaya ko gawin ito. Second, the only law that I should master is anti-illegal gambling law. So sabi ko, kaya ko gawin ito. At nagkataon talaga na nag-resign ka muna bago ka mag-apply? Uwe. So, naisip ko, kaysa papasok po ako sa ibang work that is law enforcement related, hindi ko naman maalagaan ang anak ko. It will, kailangan na naman po niya ng aking panahon. Wala po kaming Pasko, wala kaming New Year and everything. So, alright. Sabi ko, so, I think I can do this. Paano po kayo nag-apply sa PCSO? I submitted my letter. Paano po ba yun? Kasi, I'm very curious. I'm sincerely curious how one applies. Do you give a letter? Do you give your personal data sheet? And where do you go? Hindi ako naniniwalang nag-apply ito, man. May ano to? May some kind. Diba? Submitted my application. Where? To whom? To now Senator Bongo. To Senator Bongo. Yes, Mr. Chair. Your Honor. I wrote a letter addressed to the President applying for the position. Wala na to, man. To whom? To now Senator Bongo. Nagdadalawang isip pa siya eh.
Sabi niya, my goodness, ito si Madam, ang galing dito sa cross-examination. Ah. Nahuli niya talaga ako, nabanggitin ko tong si Bongo na to. Yun, nabanggit si Bongo. Tapos. Senator Bongo. Yes, Mr. Chair, Your Honor. I wrote a letter addressed to the President applying si for the position. So, personal niyo pong kakilala si Senator Bongo or lumapit lang po ba kayo? Lahat po ng pulis sa Davao, kilala po si Senator Bongo. So, kilala niyo po si Senator? Ako din naman po, kakilala ko si Senator. Oo, yes, diba? Mr. Chair, wala pong pulis hindi nakakakilala sa kanya, lalo na po officers. Mr. I think hindi niya nagigets. Sige, given na nakakilala nating lahat, eh, Bongo tumakbo nga yan, eh, binoto nga yan, eh, di ba? Or, for example, si Duterte kilala nga, eh. Ang tanong dito, bakit ka nag-dare na lumapit sa kanya? Di ba? Alam naman natin na tayong lahat, hindi tayo nakakadare na lumapit sa taong yan. Especially kapag hindi tayo confident. Or hindi natin kakilala talaga. Pwedeng kilala nating lahat si Bongo, pero si Bongo, hindi tayong lahat kilala. Hindi tayo kilala lahat ni Bongo. Yun yung usapan dito, Min. Alright, so lumapit po kayo kay Senator Bongo at sinabi niyo, was he senator this time or he was still SAP? I think his staff, still the staff of the President. Nung special assistant pa siya. Alright, so anong sabi sa iyo ni Senator Bongo? Babasahin daw ni President. Babasahin ni President and obviously nabasa niya kasi ikaw ang napiling general manager. Tama po ba? Yes, Mr. Chair. Yes, Your Honor. And were there any specific orders nung naging general manager na po kayo ng PCSO? Yes. Were you on your own? How did that go? The instruction is tulungan ko lahat na mahihirap despite ko anong political color. Kailangan pantay ang trato. And those instructions came from... Talaga ba? Despite kung anong political color. Talaga ba? Who? The President, Mr. Chair. So, did you have a meeting with the President? Eh, yun na. Yes, Mr. Chair. Kami sa PCSO with the board, we have a meeting. You have a Mr. meeting Chair. With the President? So, nag-meeting na sila. Because the PCSO is under direct supervision ba ng anong ahensya? We are under the office of the President. You are under the office of the President. All right, Mr. Chair. Under the office of the President. Tapos. I believe I've established a lot of from the various positions held by Colonel Garma, and I look forward to learning more during this hearing about the actual depth and intricacies of her relationships with the numerous resource persons who have mentioned her in the countless hearings. Thank you, Mr. Chair, and I yield to the next. So, yun lang naman. Ay, nako. So, yun lang naman, guys. So, kayo, ano masasabi nyo doon? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. Ano? So, malinaw pa sa klaro, guys. Kita nyo naman yun. Diba? May paiyak-iyak pang nalalaman, eh. Nakakapagduda naman talaga. Kahit sa anong paraan mo isipin. Diba? Ang ano lang talaga dito, believe din ako doon kay Madam, ha? Kasi nahuli niya pa rin. Diba? Diba? Alam naman natin na kapag gaganyan kasi, hindi mo kasi pwedeng riktahin yan eh na ano ba, nagpadala ka ba ng sulat kay Bongo tapos Duterte? Paano kaya ka ano ni Duterte? Dapat start from the start talaga yan. Diba? Doon pa lang, marami ka nang makikita eh na some kind ganyan oh. Ikaw yung inassign dyan. Gayong ang ano naman para dyan, yung patakaran dyan or yung sistema dyan is yung mayor mismo, mamimili siya ng tatlong pangalan. Pero bakit? Ikaw yung nilagay dyan. Ano ba yan? Dahil ba some kind conflict sila ng ano? Kaya ikaw yung inilagay dyan. Kahit hindi ka gusto mismo ng mayor, dyan ka pa rin nakatoka. Diba? Kasi mas maganda yung ano eh, yung some kind hati yung ano ba? Yung hindi talaga natitik over ng kabila yung some kind lugar na yan, especially Cebu. Di din basta-basta yung Cebu. Parang I think next yung Cebu sa Manila eh. Diba? Correct me if I'm wrong na lang. Tapos yun, napunta na agad doon kay Bongo. Doon tayo talaga mag-iisip tayo ng something doon sa ano eh. 15 days ka lang na nag-resign tapos biglang PCSO ka na agad. Diba? Ano yun? Diba? Tapos hindi pa inamin eh na parang may something. Hmm? Anong tingin nila sa akin dito? Ipinanganak kahapon. Hmm? Ano yun? Parang just now. Hmm? Maang-maangan, bulag-bulagan. 15 days tapos sasabihin mo hindi mo kilala si Bongo. Or ano lang daw, lahat daw kilala si Bongo. Papatawa, no? Totoo naman yun, lahat naman talaga kilala si Bongo. Ang tanong, lahat ba tayo kilala ni Bongo? Hmm?
syempre yung mga ganyang ano yan eh, like favor yan eh, big favor talaga yan eh, kasi hindi ka naman talaga lulusot yan kung nung ano ka pa lang sa police is wala nang something, diba? Tapos ngayon under din pala kayo ng president ng administrasyon ni Duterte dati. So mas lalo yung ano, mas lalo yung magpapatibay sa mga ibinabato sa inyo. Di ba? So yun lang, minalas lang kayo kasi wala eh. Nandiyan yung mga ebidensya, nagkalat. So since nagkalat yung ebidensya at wala na kayo ngayon sa posisyon, wala na yung administrasyon nyo, syempre, mahirap na kayong kumawala niyan kasi wala nang poprotekta sa inyo eh. Kaya wag na wag nyo sasabihin ng lahat ng ito ay paninira lang. Kasi kung may basis naman, di ba? Paano naging paninira yung may basis? Kasi yan yung napapansin na ko sa yan yung napapansin ko dito eh, if ever na for example may ibinabato. Biruin niyo guys pati mainstream media parang if for example lang totoo naman or may mga ebidensya naman. Kapag kasi la yung ano para lang ma-at-ease yung mga fans nila or yung mga supporters nila, ang sasabihin lang nila fake news yung inilalabas ng mainstream media or bias yung mainstream media. So paano na ba ihaharap sa inyo yung mga mali nyo if ever ganyan parati yung inilalabas nyo? So pwede din pala naming sabihin na lahat ng nilalabas nyo ay fake news din. So wala nang facts dito na wala nang facts na lilitaw. Kasi kahit may ebidensya na, sasabihin nyo agad, scripted. Sasabihin nyo agad, planado. Sasabihin nyo agad, demolition job. Diba? Tsaka hindi naman magiging demolition job, hindi na magiging ano yan, kung paninira yan, kung hindi nyo naman talaga ginawa eh. Diba? Kasi kapag malakas kayo, or malakas, or malinis yung konsensya nyo, malinis yung record nyo, walang pwedeng iba to sa inyo. Pero ganyan, meron nagkalat. Tapos i-deny nyo harap-harapan. Ito si Madam Garma pa lang eh. Kung nilisahin mo yung mga nangyayari sa buong ano niya, buong karir niya, may something talaga eh. Diba? Kahit anong tangge, wala talaga. Kapag susundan yung bakas niya, ngayon hanggang noon, yung paatras, parang anong tawag dyan guys? Parang may tawag dyan eh. Back investigation. Basta may word na ano dyan eh. Basta may something like that. Ngayon, nagkabukuhan na. So, ayun, puro tanggi-tanggi na lang. Tapos, iyak-iyak kapag ka makukulong or iset contempt. Yan na yung tinatawag na naniningil na or karma na, I think. Diba? So, yun lang naman. Kayo guys, anong masasabi nyo dito? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So again, Marga Story TV, support nyo yan. Also, credits na rin sa House of the Representative. Tapos yun, syempre, our YouTube channel. Huwag nyo na rin kalimutang mag-like, mag-share, mag-comment, at mag-subscribe. So again, that's it. Thank you so much for watching. Philip Noise is out.